Hello mga Inday! Welcome to InDayX Vlog! Kumusta na po kayo mga Inday? So, for today's video mga Inday, ito po ang continuation sa vlog ko last time na about sa requirements papuntang Taiwan. So ngayon, i-share ko po sa inyo yung mga next step na mga gagawin ninyo kung mag-apply kayo sa Taiwan. So, before ako mag-start mga Inday, gusto ko pong magpasalamat sa mga na-subscribe sa akin, sa mga hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe po. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo kung may bago akong videos. So, yan po mga ka-Inday. And salamat po sa panonood ng mga videos ko. So, mag-start na po tayo. So, una mga ka-Inday, ang requirements pala, may dagdag na ngayon yung ano niya, yellow card, tsaka vaccination certificate po mga Inday. And syempre, mayroon din pong diploma or TOR. Yan po mga ka-Inday, yung dalawa. Kailangan po yan, diploma tsaka TOR. Tsaka sa mga high school graduate mga ka-Inday, pwede po yan. Present lang po kayo ng diploma ninyo. Matulungan po kayo sa agency. And then, syempre, yung SSS contribution list ninyo mga Inday, kailangan po yan. Contribution history, tapos yung printout niya. So, ayan po. And then, kailangan po ng 3 valid IDs. Like for example, yung SSS ID, Pag-ibig ID, pwede po yan. Postal ID. Yan po mga ka-Inday. Basta valid IDs. 3 valid IDs. So before kayo pupunta sa agency, guys, i-visit niyo muna ang agency na apply ninyo. Tapos, tingnan niyo po doon ang qualification sa a-applyan ninyo. Kasi, dapat i-check niyo muna bago kayo pupunta doon para hindi masayang ang inyong oras. Tsaka syempre, yung pamasahe. I-check niyo ang qualification doon kung qualify ba kayo. Like for example, yung height. Yan po guys, ang height. Kasi depende po kasi yan sa company kung anong hinahanap nila. So, kailangan ready kayo bago kayo pupunta sa agency. Tapos, kailangan kompleto ang requirements mga Inday. Ayan po. And then, yung tungkol sa placement fee, ang placement fee po ay yung iba ay refundable. Pagdating dito guys, i-refund po nila yung placement fee. Ang placement fee po, depende po yan sa company kung magkano ang kailangan. So, about sa placement fee, guys, kung wala pa kayong pera, pwede naman po kayong mag-lending. May mga, marami pong mga lending services dyan sa Manila or sa Cebu. Ang process po niyan is, dito po kayo sa Taiwan magbayad. Meron po silang ibibigay na barcode. Tapos dito kayo magbayad monthly. Ayan po, guys. And then, yung may tattoo, depende po yan sa agency, sa ano guys, sa company, kung tatanggap pa sila ng may tattoo. Merong mga company na hindi po sila tumatanggap ng may tattoo. Meron din pong tumatanggap ng ano, may tattoo. Ano pa ba mga guys? Tapos, syempre, pagdating ninyo guys, kung magpasa na kayo sa mga requirements ninyo, pagdating doon, meron po kayong mga fill-upan niyan. Tapos, meron din pong exam. May exam po, guys. Math. Simple math lang. Baka kayong matakot sa exam. Tapos, ano pa ba, guys? Yung height. Okay, i-check nyo yan, guys, ang height. Kung pasado ba yung height ninyo sa qualification na hinahanap sa company. Basta, huwag niyong kalimutan i-check ang kanilang Facebook page, guys.
Tapos i-check ninyo doon kung ano ang mga hiring nila. Para makapag-prepare kayo bago kayo pupunta sa agency. Yan po guys. Ano pa ba? Tapos, so ayun po guys, dapat maghanda kayo sa mga dapat mangyari dito sa Taiwan guys. Yung mayroon pong ano guys, free ang placement fee. Mayroon pong mga agency na mayroon pong mga company na free ang placement fee. Guys, yan. Depende lang po yan sa company. Pero hindi naman na masyadong malaki ang placement fee ngayon. Parang kapalitan din yan sa ano, sa 1 month salary ninyo dito. Yan po guys. So ano guys, ready na ba kayo? Yung sa exam guys, math, simple math. Mayroon ding English. Mga logic na ganun. Pero ako guys, hindi ako matalino sa math. Pero pumasa pa din ako. So, isipin nyo guys, kaya nyo din yan. Kung kaya sa iba, isipin mo, kaya mo din yan. So, huwag pa kayong matakot mag-try mga kainday. Huwag kayong matakot mag-apply. Try lang po. Tapos, ang kagandahan lang po dito guys, kung isa lang na kayo sa interview, kung hindi kayo papasa, isa lang din kayo sa ibang company guys, mga ibang company na nag-hire. Hindi po yun na once lang kayo iasalang ng interview. Isa lang din kayo sa mga next interview. Ayun po kagandahan guys. Ang agency guys, tutulong po yan sila basta qualified ka lang po. At kumpleto ang iyong mga requirements. So, kung ma-field ka once, huwag kang mag-ano, don't give up mga kainday. Tuloy-tuloy lang po hanggat makapasa po kayo. Minsan po guys, meron din po yan silang ano, tawag nun, by data selection. Tulad po dati, yung kaibigan ko, hindi po sila pumasa sa interview. Tapos, bigla na lang po silang nagsabi, ang mga staff sa agency na isa po sila sa naselect sa by data selection. Ayan po guys. So, kung mag-apply kayo, huwag kayong mag-give up mga kainday. Try lang po hanggat makapasa po kayo. So, ayan lang po mga kainday. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye!